Expats, what's up, you all? Welcome back to my vlog. This is Expat Boy, and as you can see, nag-prepare tayo for lunch at nakabili tayo nitong isda. But anong klaseng isda, hindi ko alam, pero masarap naman. Ayan, naghuhugas na tayo ng ating paglulutuan at syempre, papainit tayo ng kalan. Ayan, syempre, kailangan nating maghiwa ng sitaw. Ganyan ako maghiwa ng sitaw eh. Hindi ko alam bakit ganyan ako maghiwa ng sitaw na tinatamad akong isa-isahin. At yan, syempre, yung kalabasa. Yung kalabasa eh, mainam pampalinaw ng mata, sabi nga nila. Ayan. At syempre, finast forward na natin yan para makapag-slice na tayo, no? Ayan, slice-slice ng kalabasa. Ayan. Ang sarap ng kalabasa, kaso sa pagkaluto kong ito, medyo nasobraan yata. Mali yung aking luto. So, okay lang yan. At yan, ito yung ating pangsahog. Hindi ko na alam ano yung niluluto. Anong tawag ng luto kong ito, pero kung ano yung nakikita ko sa fridge, yun na yung ginagawa ko. Ginamit ko pang luto dito. Ayan, syempre, papakita ko sa inyo yung mga ingredients. Yan. At nagpapakulo tayo gamit ang wood na spatula. Ang tawag ba dyan sa Tagalog? Hindi ko alam. Siyempre, lalagay na natin yan siya sa pinakulo ang tubig. Pakita muna sa inyo, of course. Ayan, nilagay ko na. Pero mukhang hindi kasha. So, pinalitan ko ng napakalaking lutuan. Ayan, nilipat ko na lang din. Napakatanga ko talaga. Bakit ko inuna yung isda? Malalaman nyo mamaya kung bakit. Ayan, nilagay ko ng pampalasa. Pampatamis. Pampalasa, ayan. At yung pampalasang yan, parang magic sarap lang. And of course, lagyan natin ng paminta. Yung pamintang durog. At mag-hi muna sa camera. Ayun, takpan. Takpan ng lutuan. Of course, pahinaan ng konti ang apoy. At next segment na naman. Ayan, magsasaing tayo. Kasi kailangan natin magsaing. Although, minsan na ako kumakain ng rice. But yan, hinaluan ko po yun ng brown rice. So, brown rice at white rice po yan para hindi ako tataba. Ayan, nilinisan na. At tingnan nyo kung paano ako mag-measure ng tubig dyan. Ayan, ayan, tingnan nyo. Naka-filter yung aking tubig. So, baka sabihin nyo hindi ko finilter. Ayan, tingnan nyo. Ganyan ako mag-measure ng tubig. Siyempre, punasan natin yung puweta ng ating rice cooker. Lalagay natin siya sa rice cooker. And, siyempre, mag-agree muna tayo sa camera at pipindot tayo ng yan, on. At yan, luluto ulit. Napakabilis! Ayan, luluto ulit tayo. Ayan. Ayan na, ayan. Medyo nasobraan yata. At dapat huli pala talaga to ilagay yung isda. Pero okay naman. Masarap naman. Ayan, tikiman time. Ayan, sa tikiman time. Ayan, a-agree muna tayo. Ayan, like. Lalagay na yung sitaw. Hindi ko alam paano ko hinati-hati yung sitaw. Ayan, tikim lang ng tikim. At ayan, takpan mo uli. Ayan, yung mga gulay-gulay na yan. At syempre, magpapasikat tayo sa camera. Ayan, lagay na lang lahat. Syempre, napakalaki ng ating lutuan. Buti na lang talaga at pinalitan ko yung lutuan ko. Kung hindi yan magkakasya. So, syempre, ayan na. Ayan, medyo nasobraan yata yung luto ko dyan. At saka, I think next time, hindi ko na uunahin yung isda. Ayan, at syempre, maglinis-linis muna tayo. Nakaugalian ko na talagang magpunas-punas habang nag-aantay na maluto yung aking niluluto para hindi na ako magpupunas ng napakarami. At araw-araw ko yung ginagawa. Every time na matapos ako magluto, pinupunasan ko para syempre, hindi madumi. Ayan, kainan time! Brown rice yan, diba? Ayan, tikman na natin. Tingnan nyo naman. Yan, napakasarap nyan. And syempre, follow nyo rin ako sa aking YouTube channel, Expat Boy Vlog. Ayan, syempre yung background music natin, diba? Ang ganda. Oh, kainan na. Ayan, isubo na ang napakalaking kanin na yan. Syempre, tikman natin lahat. At napakasarap nyan kasi nga, luto ko eh, syempre. Lang naman sasabihin ko hindi masarap eh. Hindi mo naman luto to. Ayan. Siya pa nga, isa pa nga. Isa. Ayan. Napakasarap niyan. Ayan. At, yan yung isda.
matinik nga lang yung isda, pero much better na lang ito kaysa sa bangus. Yung bangus, hindi ko alam, parang lagi akong natitinik sa bangus, kaya ayaw kumain ng bangus eh. Pero ito, okay lang naman kasi malalaki yung tinik, di ba? Mabilis lang na kunin yung tinik sa mga isda na ito. Ayan, kainin natin yung gulay. Siyempre, gulay ay healthy. So, kailangan natin kumain ng gulay, no? Lahat kayo dyan mga nanonood, kumain kayo ng gulay. Wow! Siyempre, sarap na sarap ako dyan. Siyempre, luto ko eh. Wala akong magawa eh. Kaysa naman sa bibili ako ng pagkain sa labas o mag-grab food. Hindi, enjoying ko na lang yung niluluto ko. Magaling naman ako magluto. So, sana may ipagluluto na ako next time. Woo! Ayan. Higop pa, higop. Ayan. Yung, yun yung gusto ko. Yung parang taba sa gitna ng buto ng isda. Ayan. At saka syempre, kailangan nating kainin lahat. Kasama yan sa bayad eh. Kasama yan sa tawag dito. Kasama yan siya sa bayad nung binili natin yan sa mall. At ayan, malapit na akong matapos kumain. Malapit na rin akong mabusog niyan. At tamang-tama. Pwedeng-pwede na. Sakto.